The gospel says, by their fruits, you will know them. Diba katulad ng sinabi ko? Hi guys! My name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. At kung first time mo dito sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka at click mo yung bell button sa baba ng video na to para lagi kang updated sa mga bagong content na alam ko na magugustuhan mo. But topic ko today is all about bakit daw gustong gusto na kontrolin ni Satan yung mga nasa gobyerno. Di ba? Kinuha ba yung mga sap niyo? Sabi to ng isang Roman exorcist, ang gusto ni Satan yung nandyan sa gobyerno. Obvious naman, di ba, yung nakikita natin ngayon. I'm not judging, ah. Hindi ako nagiging judgmental dito. Pero I'm talking about reality here. Na ang dami talagang mga maling practice, mga ang dami natin nakikita na hindi dapat ginagawa ng mga politician na puro pang sariling interest. Di ba, yung iniintindi nila. Corruption at mga political power nila. Hindi ko nila lahat ng mga politician dyan. Meron naman talaga ng mga godly at matitinong mga politician. Pero yung nakikita natin, di ba ngayon, parang minsan nangingibabaw yung kasamaan kaysa sa kabutihan. And one reason of it, malakas ang influence ni Satan sa mga politician na yan. At sabi to, kasi sa isang interview with the magazine Maria Mensajera, na in-interview niya isang famous Italian exorcist na si Father Gabriel Amort, ito sabi niya, "Everybody is vulnerable to the work of Satan and that the devil loves to take over those who hold political office." Sabi pa doon ni Father Amort that he already performed more than 70,000 na exorcism. So, ibig sabihin, sanay talaga to sa mga demon, sa mga devil. Kilalang-kilala niya talaga to. Ito pa sabi ni Father Amort, that evil exists in politics quite often. In fact, diba? Sabi niya, ito, he continued, the devil loves to take over business leaders. Yes, diba? Dahil marami ka nakikita ng mga negosyante na masyadong greedy about profit. Minsan, papatay pa talaga para lang kumita. I mean, gagawa ng mga unethical, mga bribery. I'm not saying na madumi ang business, okay? Ang business is good, very good. Depende kasi yun sa taong nagmamanage ng business. Siyempre, kung yung negosyante is filthy rich, masama, siyempre, magiging masama yung pamamalakad niya ng business. Pero kung taong yan is godly, syempre maganda yung pamamalakad niya sa business. And marami akong kilala na magagaling na negosyante na sobrang godly at ang dami nilang natutulungan. At ito pa, and those who hold political office, like Hitler and Stalin, were possessed. Sabi ni Father Amort, "How do I know? Because they killed millions of people. The gospel says, by their fruits, you will know them." Diba katulad na sinabi ko, kung ano ba yung magiging fruits nila, kung good ba o evil, makikita mo talaga eh, na alam mo kung galing ba yan doon. Okay Lord, diba? "Unfortunately, an exorcism on them would not have been enough," sabi ni Father Amort, "since they were convinced of what they were doing." So, ibig sabihin, desensitized na sila sa kasalanan. So, ibig sabihin, talagang tinanggap na nila yun na ito talaga sila, ito talaga yung pagkatao nila. And sabi niya, "We can say it was a possession in the strict sense of the word, but rather a total and voluntary acceptance of the suggestion of the devil."
yun nga, pinanindigan na nila. Ito pa sabi ni Father Amort, I tell those who come to see me to first go to a doctor or a psychologist. Most of the time, there is a physical or psychological basis for explaining their suffering. The psychiatrist sent me the incurable cases, so there is no rivalry. The psychiatrist determined if it is an illness, the exorcist, si Father Amort, exorcist priest, the exorcist if it is a curse, sabi ni Father Amort. So, ibig sabihin na may mga lumalapit daw sa kanya na may mga problems. Siyempre, di ba, minsan iniisip natin yung mga demonic possession. Di ba, nawawala talaga sa sarili yung tao. Madalas, kaya ang ginagawa niya, para malaman niya kung demonic possession nga ito, pinapapunta niya muna sa psychiatrist. Baka nga syempre, hindi kami mental illness nga talaga. Pero most of the time ako naniniwala ako most of the time yung mga may mental illness is a demonic possession to. And some of them because of their past, yung background nila, there's so much pain and hatred na kinulong sila noon at yun yung naging opening sa kanila ni Satan para ma-possess sila. Mawala sa sarili. Sana nga ganun na lang yung mga politician na masama, diba? Para hindi na sila tumakbo pa kasi hindi wala silang capacity na ganun eh. Pero hindi nga eh. Hindi na sila tatablan ito dahil sila mismo ay evil, di ba? Sila mismo pinanindigan na nila na talagang masama sila. Ito pa sabi ni Father Amort, nobody, not even himself, is safe from the devil. Everyone is vulnerable. Okay, me, ako, ikaw, lahat tayo vulnerable. Kahit gano'n ka pa kahuli, kahit gano'n ka pa kasanto, lahat tayo vulnerable with the devil. In fact, di ba maraming saint, they were attacked by the devil. Di ba, like si Padre Pio, si Saint Catherine of Siena. Ito, he continued, the devil is very intelligent. He retains the intelligence of the angel that he was. Right? Kasi di ba ang mga devil, before sila naging devil, they were a fallen angel. Ibig sabihin, naging angel sila. Tapos fallen angel nga, di ba? Ang galing ko, di ba? So, so, yun. Sila yung mga tumiwalag na army of God. Gusto nilang sakupin yung heaven dahil nga of pride and greediness. And he continues, suppose for example that someone you work with is envious of you and cast a spell on you, you will get sick. Di ba yung papakulam ka? Di ba maraming ganyan eh, yung mga nagagalit sa'yo, tapos papakulam ka. Ito, 90% of the cases that I deal with are precisely spells. The rest are due to membership in satanic sect or participation in seances or magic. Kung involved ka sa mga spirit of the glass, mga ritual, may ginagawa kang ganun, opening yun sa'yo ng devil na mag-possess ka, opening niya yun sa'yo na makontrol ka niya. Kung meron kang ganun background, sa tingin mo na na-involved ka sa ganun, na you need to go to confession at you need to, kailangan mo talaga na humanap ng exorcist priest para makawala ka sa bandage na yun. Ito pa sabi niya, if you live in harmony with God, it is much more difficult for the devil to possess you. We need to have a personal relationship with God. Okay? Kaya ako naniniwala na if you're a Christian, ako marami akong nasaksihan na ganito na meron siyang kapitbahay na galit sa kanya. Ewan ko, wala naman ginagawa yung tao dun sa kapitbahay niya, pero galit talaga siya dun. Siguro, inggit, ganyan, mas successful, maganda, well off. So, itong kapitbahay niya, gustong pakulam, pinakulam yung kapitbahay niya na yun. Pero, unfortunately, yung kapitbahay niya na yun, umaattend ng prayer meeting, nagsiserve kay Lord. So, alam niyo nangyari? Imbis na dun sa kapitbahay niya, na Christian, na magkaroon ng curse or possession, sa kanya tumalbog yung kulam at namatay siya. This is true to life story. Totoong istorya to.
Kaya tip ko sa magpapakulam dyan, okay? Na tignan nyo muna kung Christian yan kasi yari ka. Grabe mo, sinulsulan pa. And dinagdag pa ni Father Amort na even the Pope support the exorcism. Kasi naniniwala siya na isa to sa kailangan ng church and ministry to help those people that are possessed by the devil. Isa lang din naman ang message ko sa vlog na to, na we have to deepen our relationship with God. Okay, we need to pray every day, to read the Bible. Kailangan mo talaga kasing makilala ang Diyos eh. Personally, magkaroon ka ng personal relationship with God. And ang devil, gustong-gusto talaga niyan yung magkaroon ka ng fear in your heart. Na huwag ka magtiwala sa pagmamahal ng Diyos. Yun yung gusto niyang sabihin sa'yo na kasinungalingan, na hindi ka mahal ni Lord. Diba? Kaya maraming mga tao ang napoposess because nawawalan sila ng trust. Kasi pag nawala na yung trust mo, doon na magpapasukan niya, nandyan yung fear, yung anger, na magiging opening sa'yo ni Satan para i-take over niya yung buhay mo. But you know what? That nothing is impossible with God. Okay? Huwag ka matakot sa kanya dahil matagal na siyang talo, hindi kanya kaya. Okay? Nagkakaroon lang ng opening yan sa'yo ang devil kasi inaalaw natin siya. Pero as a human being, kung paano ka ginawa ng Diyos, hindi kanya kaya. Hindi kanya kaya kung mananatili ka, kung patatatagin mo yung relasyon mo sa Diyos, kung kakapit ka palagi sa Diyos. Okay? Wala siyang magagawa sa'yo. In fact, natakot pa yan sa'yo. Okay? Lalo na kung sobrang tibay talaga ng relationship mo sa Diyos. Lahat ng nanonood ng vlog ko na to, I encourage you na itong panahon ng pandemic, itong crisis, at nakikita naman natin yung government, kung sinong leader dyan na, alam mo na, na by their fruits, na dun siya, na kay taning siya, di ba? Siguro we continue to pray, especially our nation, lalo na ngayon, di ba, nakikita natin kung sino talaga yung tapat, sino talaga yung totoong mga politician. Yung mga politician na manggagamit, yung mga politician na iniintindi lang yung sarili nila. Okay, hindi naman sa nagja-judge tayo, pero ang role kasi nila is so significant, napaka-crucial ng role nila as a leader of a country na hawak nila ang buhay ng maraming tao at sa maling desisyon nila, sa maling pamamalakad nila, maraming buhay talaga ang maapektuhan dito. And so, katulad ngayon, itong may crisis at pandemic, di ba? Mas kailangan natin ng totoo at tapat na leader. And yun nga, itong crisis at pandemic na to, tinuruan talaga tayo nito eh, na pumili talaga tayo ng maayos na leader. Pumili tayo ng leader na kay Lord, di ba? Na kay Lord siya. Di ba? Ako, kung ako lang magiging commissioner ng COMELEC, ang number one na requirement na gusto ko is, di ba, God-fearing na leader. Di ba, katulad nila David, ni Moses, di ba, mga God-fearing na leader. Kasi, kung God-fearing ang isang leader, kung yun ang pinakamahalagang qualification, everything else will follow. Yung skills and attitude, yes, importante din yun. Diba, importante na hindi lang siya godly, importante na may leadership skills din, okay? Pero yun nga, ang isang leader, kailangan talaga God-fearing. At ako naniniwala na malapit na tayong bigyan ni Lord ng isang God-fearing leader na talagang susundin ang kalooban niya. Talagang by his fruit or her fruit, makikita natin na siya ay sa Diyos. Hindi siya galing dun. Okay? Pwede ko bang malaman yung thoughts mo? Pwede ko bang malaman kung ano yung tingin mo dito sa vlog na to? Pwede mo bang i-share sa akin sa baba ng video na to? Bakit sobrang mahalaga ang God-fearing na leader sa isang bansa? Mag-comment ka at i-share mo sa akin sa baba ng video na to. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko.
At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.